Sa bakbakan noong September 3, 2022, naginanap sa Tokyo, Japan, ang Hapon na nooy WBO rank number 12 sa Super Bantamweight Division na si Ryo Akao ng Yokohama Hikari Boxing Gym ay kinakailangan lang niya ang 167 segundo lang para dispatsahin ang ating kaubayan na mandirigmang Pinoy na si Edrin Dapudong. Ang magandang laban ng dalawa ay isang non-title bout ito sa Super Bantamweight Division. 2 minuto at 47 segundo lang sa round 1, nagpakawala na si Akao na isang rumaragasang left hook na tumama sa ulo ng ating kaubayan, kaya ito bumagsak. Binilangan ng referee si Dapudong, kaya lang hindi na siya nakatayo sa loob ng 10 bilang. Kaya naman mga kakwento, talo ang ating kaubayan by a round 1 technical knockout. Kaya naman pagkatapos ng laban, sinabi ni Akao na handang-handa na siya sa susunod na isang malaking laban kahit pa ito ay gaganapin sa bansang Japan o di kaya sa ibang bansa. Kaya ba, talagang welcome na welcome niya itong mangyari. Kaya dahil dito mga kakwento, ang kanyang kartada ay umarangkada ito at meron na siyang 39 wins, 2 losses, 26 knockouts at 2 draws. Kaya naman mga kakwento, kung marami na ang pagkakataon na kapag ang mga Pinoy ay lalaban kontra sa mga Hapones, nagaganapin ito sa bansang Japan. Kadalasan, kahit na nabugbog ng gusto ng mga Pinoy ang mga Hapones, pero pagdating sa desisyon ay talo pa rin ang ating mga kababayan. Pero ibahin natin si Akao mga kakwento, dahil walang Pinoy na kanyang pinalampas, dahil ang lahat ay pinatumba niya ito. Kaya dahil sa ipinakitang lakas at bilis na malada Filipino Flash no Nito Dunari Jr. na galawan na may lethal left hook. Kaya nga mga kakwento, ang tawag niya sa kanyang sarili ay the Japanese Flash, dahil iniidolo niya itong si Dunaire. Kaya naman mga kakwento, ganito na lang kaaga na pinag-aralan ng Team Casimero sa pamamagitan ni Jason Casimero ang trainer at kapatid ng former WBO Bantamweight Champion na si John Riel Casimero. By the way mga kakwento, video courtesy po tayo kay Joel Station at malaki ang ating pasasalamat sa kanya dahil sa mga updates na ibinabagi niya habang si Casimero ay nasa kanilang gym sa Combat Group Thailand. Kaya naman mga kakwento, parte ng kanyang video ay ang panunood ni Jason sa laban ni Akao kontra Dapudong. Ating masasabi dito na pinag-aaralan na ni Jason kung gaano nga ba kalakas si Akao, paano siya umatake, at ano ang suntok na nakita niya na masasabi natin na pamatay o delikadong suntok ni Akao. Awayin ko nila, ako naman silang isda bun sir. Wala mo kayong papakisila sir kay... Morday. Morday nga magpakita sa kapil cut eh, kay iya doon sinumbaga ng kapil cut. Saka pinapanood din namin yung laban dito ni Akao. Akao fight. So pinag-aaralan na ni Jason yung laban ni Akao. Ano, mapil cut na ron. Bro, susunod bro, parating ka mabas bro. Iayusin mo kasi yung pag-video mo pag mag-training tayo. Itong si Akao kasi mga kakwento ay may istilong bigla na lang nasusungkitin ang kanyang kalaban na isang napakabilis at malakas na suntok. Kaya kung ang kalaban niya ay walang lateral movements o maganda ang footworks at talagang isang direksyon lang ang pag-atras niya, siguradong masusungkit at maaabutan talaga siya ng napakalakas na suntok hanggang makorner na ang kalaban at hindi na ito titigilan pa ni Akao na aatakihin hanggang papakula na niya ang kanyang pamatay na left hook. Mga kakwento, hindi natin may tatanggi na itong si Akao ay kaya niyang magpapatumba ng kalaban kahit saang parte sa loob ng boxing ring, mapa-corner pa yan o kahit na nasa gitna pa ito. Bagamat mas matanda ng 4 na taon itong si Akao kung ikukumpara natin yan kay Casimero, pero hindi pa rin may tatanggi natin na may lakas talaga itong si Akao at mas lamang sa experience kung ikukumpara mo yan kay Casimero. Mga kakwento, itong si Akao ay hindi pa ito sanay na lumaban sa labas ng kanyang baluarte. Ibig sabihin, hindi siya sanay na lumaban sa labas ng bansang Japan. Isipin niyo ito mga kakwento, sa 43 mga laban ni Akao, 2 lamang po ang kanyang laban na outside Japan. Sa hindi pa nakakalam, si Akao ay nakalaban na ito sa ating bansa sa taong 2015 kontra sa boksingerong taga Ghana na si Prosper Ankra at nanalo si Akao.
by a 4th round technical knockout at nakuha ni Akao ang WBO International Bantamweight title, kaya ang sumunod na laban niya ay isang world title shot na at nangyari ito sa bansang Thailand kontra sa Thai na si Panya Uthok para sa vacant WBO Bantamweight world title. At dito na nilamon si Akao ng kanyang kalaban at ito ay naglupay-pay na sa round 2 pa lamang. Kaya naman mga kakwento, kung ang pinagbabatayan ni Jason kung paano matake itong si Akao ay ang laban nila ni Akao kontra na Pudong, may malaking chance talaga na ang video na kanilang panunurin para pag-aaralan kung paano naman tatalunin si Akao ay ang laban niya kontra sa Thai na si Uthok, na talagang lupay-pay dito si Akao. Samantala, ang ating kababayan na si Mark Magnifico Magsayo ay nabigyan ng pagkakataon na na-interview siya ng World Boxing Council. Katunayan, pinuntahan pa mismo si Magsayo sa kanyang bagong gym sa Brick House Boxing Club at dito ibinunyag ni Magsayo kung ano ang mga nakalatag na plano niya sa kanyang karera, kung sino ang kanyang gustong makakalaban at ang kanyang malaking pasasalamat sa kanyang dating coach na si Coach Freddie Roach. Kaya naman mga kakwento, ating panoorin ang mismong video ni Magsayo at syempre, video courtesy po tayo dyan sa YouTube channel na Mark Magnifico Magsayo. I learned a lot, so I need to come back stronger, learn my mistakes, and ready to fight again. Vinny Paz, warrior. Leo Santa Cruz, my inspiration to train. So I already made one, I need to get more, another one. I'm more hungry to get that belt again. New gym, new coach, but I would like to thank first Coach Freddy for in the wildcard gym. It gave me it's an honor to train with Coach Freddy. It's a good experience, learning experience. So I'm happy that I'm the part of the family, the part of the wildcard. So now I need to train here in this gym to more detailed training in Coach Marvin, more understanding each other. So I hope this coming fight, it's a wonderful fight. Mga kakwento, ang ating dalawang mga mandirigmang mga Pilipino ay naghahanda na sa kanilang paparating na laban. Si Casimero ngayong darating na buwan ng Disyembre at si Magsayo naman ay ngayong darating na buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Kaya naman mga kakwento, ipagdarasal natin sila sa kanilang mga laban na mapagtagumpayan nila ito at sana nasa likod nila ang buong pwersa ng sambayan ng Pilipino. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon. Baka pwede nyo po kung mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. At syempre, bago tayo magtatapos ay shoutout muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jobs Official Vlog, kay kakwentong KCNet, kay kakwentong Lolita Nalasa, kay kakwentong Nature Care, kay kakwentong Phil Pontex, kay kakwentong Team Mabalot, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang pong ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.